eh ganito talaga yung pag-aayos. Pero yun sa akin kasi, ang sa akin lang naman kasi, okay, edi ang punta ng gulong, palabas. Palabas yung punta ng gulong. So, palabas pala yung punta ng tubig. Ano, may stone chip kaagad siya. Effective talaga yung ano, effective talaga yung lens guard na... Yes! Let's go! Nakawala na naman tayo sa ating lungga. Ayun! Sa pangalawang pagkakataon, pasensya uli kasi nagka-moisture ang ating lens guard sa nakaraan nating vlog. Pasensya na talaga kasi bago ang ating camera. Sorry, so, sir. Please, forgive me. Kakapain muna talaga natin to hanggang sa ma-perfect natin. Ang ginawa ko sa lens guard para siguro hindi na talaga mag-moist ang lens guard natin. Inukitan ko na ng singawan pero sa babang part ng lens guard. Okay. Sa may kurba. Doon ko inukitan para may singawan ng hangin para hindi na mag-moisture kasi ang gaganda ng mga topic ko tapos nagkaka-moisture lang yung lens natin. Okay, yeah. Kung kailan maganda na yung camera natin eh, doon wow, na doon pa papangit yung video natin. So, ayun, sana okay na siya. Okay na talaga. Ano ba ang topic natin ngayon? At ang topic natin ngayon ay halo-halo. Hindi yung pagkain. Halo-halo, kahit ano lang. Gusto ko sana ang topic ngayon yung ano, yung tamang posisyon ng gulong. Paano ba yung tamang direksyon ng paglagay ng gulong? Or paano ba yung tamang direksyon ng spike ng gulong? Kung sa karamihan ang ano talaga nila ang para sa kanila or siguro pati sa specs sa ano sa ano to sa gulong eh ganito talaga yung pag-aayos. Pero yun sa akin kasi ang sa akin lang naman kasi okay. Ang sa akin lang naman kasi yung tubig kasi pag umuulan, di magtatalsikan yung tubig. Ngayon pag mabilis ka, talsikan kahit saan 'yan. Kasi yung spike ng gulong pababa. Kung titingnan mo sa likod, ano siya? Pababa. So, ang ikot pag ganun, 'di ba? Okay. Pag ganun. So, yung direksyon ng tubig pababa. Okay. sa direksyon ng gravity or inertia. Okay. Tama pa ba 'yung naalala ko sa ano sa paralan, inertia at gravity. So, ang tubig pababa. Ang ano niya, maiiwan siya. Tapos 'yung gulong iikot ng ganun. Eh di ang punta ng gulong palabas. Palabas 'yung punta ng gulong. So palabas pala yung punta ng tubig. Sa gilid yung ano niya, sa gilid yung talsik niya. Pero siyempre pag medyo mabilis ka na tapos marami mataas-taas na yung tubig eh talagang ano, tatalsigan kahit saan yan. Pero kung yung konti-konti lang, halimbawa umambun lang may konting basa-basa lang tapos babagalan mo lang yung tubig ano na nagwawasiwas pa rin sa kabilaan. Oh, si nagsusuting ata sila. Ano kaya shooting nila? So, ayun. Bala ko sanang ipabaligtad yung kakalagay ng gulong ko sa likuran. Sa harap wala naman masyadong problema kasi pag mabaha-baha tinataas ko yung dalawang paa ko. Yan. Ganito yung ginagawa ko pag ano, medyo baha-baha. Yan. Pag umulan, yan, ganyan. Okay. Pag sa likod naman kasi may mga dala ako minsan
yun natatalsikan. Sobrang bagal ko na, naka-primera na lang ako. Saktong makatayo na lang yung motor ko, yung bilis ko. Ano pa rin, tumatalsik pa rin palabas. Siguro, ang solusyon eh, baligtarin ko yung gulong ko. Kasi nga, malaki na yung ano natin, malaki na yung gulong natin. Tapos, malalaki na rin yung spike. So, ano talaga, hahakot talaga siya ng tubig. So, magtatalsikan talaga sa gilid. At yun na nga, dahil sa mga sablay na nangyari sa ating camera, sa ating video, eh ginawa ko ng 60 fps yung ating frame rate para mas maganda yung kuha ng ating mga video. At binabaan ko ng konti yung ating resolution, ginawa ko 2.7k para medyo mahaba-haba yung aking time allowance sa pagbablog. Sundan nyo lang kung halimbawa may ganito kayong camera tapos gusto nyong halagaan kaagad, lagyan nyo kaagad ng lens guard at screen protector. Tapos may napansin ako kanina nung ini-improvise ko yung lens guard ko, may stone chip kaagad siya. Effective talaga yung lens guard na ilalagay nyo kung sakali. Lagyan nyo kaagad kasi effective siya, maalagaan talaga yung lenses nyo. Sa una lang naman to nagkakaproblema, nagkakamoist. Yung unang naging problema ko nung nagre-review ako ng netong Insta, sana naman at siguro naman perfect na tong ating video quality. Tama na yung settings, wala nang moisture. Okay na. Matipid na rin sa battery dahil binabaan na natin ang resolution. At 60 frames per second na siya. So, mas okay siya sa motovlogging. Kasi pag 30 fps lang, medyo blurred. A few moments later. Pakita ko sa inyo. Wow, ang sacharap naman ng mga to. Ayan oh. Kita niya yan. Pababa ito sa labas. So yung tubig pag kumapit na sa gulong at nagpaganyan, gaganon siya oh, sa labas. So yung mga dala kong katulad nito, ayan oh, nagtatalsikan sa labas. Kahit na mababaw lang yung tubig minsan, talsikan sa labas yung yung putik oh. Ayan oh. Makikita nyo, punong-puno. So kung babaligtarin natin to, so magiging ganun na siya. Magiging ganun. So may ipon sa gitna yung tubig. Dito lahat sa gitna yung tapon niya, yung wisik niya. Tatry ko lang naman. Sa sunod pa naman, hindi pa naman ngayon. Tatry ko lang ipabaligtad. So, hindi pala nagdedire-diretso yung video ng X3. Sinisave agad, syempre. For safety, sinisave agad yung video. Mas okay na rin yun. Para safe na kaagad yung videos natin. Wala kasi akong makita sa settings na kung ilang minuto lang yung itatagal ng video recording. Kaya hindi ko alam kung ano ba talaga, kung bakit napuputol yung video.